Branco alla Mignani. Tu Branco alla Mignani. Welcome back again to my channel, mga kabayan. Ngayon mga kabayan, nandito ulit tayo, nagtatry tayo mag-fishing sa ating fishing spot na favorite dahil wala tayong pasok ngayon mga kabayan, kaya nandito tayo magpi-fishing or tinatry natin mga kabayan kung makahuli tayo ng pusit. Kasi maganda kung nagpupusit dahil malamig na ngayon mga kabayan, winter na. Kaya kahit nandito sa sasakyan mga kabayan, pwede na. Okay lang eh. Yan mga kabayan, Walang gaano ngayon nagpipishing dahil winter na, pa-winter na dito mga kabayan eh. Hindi katulad dati nung mga panaypunta natin dito. Marami talagang mga sakyan dito eh. Ngayon mapapansin natin. Yan mga kabayan, wala. Mayroon lang isa doon sa may dulo. Mayroon tayo dito sa likod natin, sakyan din mga kabayan. Yan mga kabayan, dito ganito ang paggabi dito mga kabayan, ganito ang sura dito paggabi. Napakatahimik lang, pero marami din dito nag-walking minsan ng mga iris mga kabayan. Yan kasi yan, pier yan yung mga kabayan eh. Mayroon barko na ngayon doon mga kabayan na kadaong. Yan mga kabayan, ito ang malapit sa ating fishingan. Ito may mga pang fishing din yan mga kabayan. May mga fishing boat din dito mga kabayan, pang fishing. Marami ang tao dyan mga kabayan. Tapos andun yung barko. Dito kasi nakalagay sa kanila kasi na parang nakatago sila, safety sila dito pag dito sila nakalagay yung mga bangka nila, mga pang-fishing. Yung iba niyan, yung iba naman parang pang-tourist nila yan, tourist. Kasi mayroon din mga nagre-renta dito mga kabayan ng pag-fishing. Yan mga kabayan, ating likod. Mahal lang dito mga kabayan yung pag magrenta ka ng boat. Kasi nasa mga kabayan, nasa 400 or nasa 20,000 in pesos mga kabayan. Yan ang upis ng, ito yung mga nasa likod upis ng marina yan. Yan, laipit dito mga kabayan yung pagka. Tapos mga kabayan, yun, doon yung barko sa likod natin, yun ang barko. May mga bakal na kinukuha yung mga kabayan. Alam ko mga ganun. Yan, ito ang ganda ng natin dito. Pero lang saan din kasi mga kabayan, dito. Pag-fisherman ka dito mga kabayan sa mga crabs, tapos lobster yung kanilang hinuhuli. Mayroon kasi silang parang kumbaga sa atin trap na parang bubo sa atin mga kabayan, yun ang kanilang ginagamit dito. Kasi parang babalikan lang yata nila, kinabukasan nila, nakikita ko dito eh. Stay nila dito sa pagdaan ng mga crabs. Maganda din dito, pero ngayon kasi katulad ngayon isa na
ginagamit sa mga tulay yata yung mga bakal na maalak. Minsan din yung mga kabayan, may mga Pinoy na seaman yan dyan na bumababa pag mga nakasakay sa cargo. Ang ganda ng ano dito, sifting sifting yung mga ano na dito kasi sifting sifting mga bangkay. Ang ganda ng ano, parang hallway. Ano, Trolley B Club, Trolley BC Angling Club yan, kabayan. Yan, mga opisina nila mga kabayan. Yan, ano nang, ano to mga kabayan, Libher. Actually, company namin yun mga kabayan, Libher. Yun ang company ko mga kabayan, pinapasokan. Yun ang company namin, yun ang may-ari niyan, Libher. German mga kabayan, German. German ang may-ari. So yan, yan mga kabayan, ang ating, yan ang tulay mga kabayan. Thank you.